Magandang umaga po ulit sa inyong lahat, mga ka-Oragon. Ating pong tunghayan o panoorin kung anong mga ginagawa ng ating gobyerno para mapababa ang presyo ng kuryente sa buong Pilipinas. Isa rin sa tinututukan at pinag-aaralan ng pamahalaan ang pagkakaroon ng mura at maaasahang supply ng kuryente sa bansa para palaguin ang sektor ng industriya, gaya ng manufacturing companies na siyang magdadala ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino. We have a target that by 2030, we will have 35% renewables and 50% by 2040. Now, we have this planning session where we want to be more aggressive considering na mas mura yung RE ngayon dahil sobrang taas ng coal and oil. We have discovered na yung offshore wind potential natin, sobrang lakas. To the point na kung ang kailangan ng isang pamilya ay isang ref, ang offshore wind natin potential ay pitong ref. So, ibig sabihin, it's 7 times over our demand. And doon pa lamang sa service contracts na nabigay ng Department of Energy, fina-fast track natin yung permitting processes for offshore wind. Kasi bago, pag bago, may rules ba dito? So yun yung inaayos ng iba't ibang ahensya, hindi lang ng Department of Energy. Bahagi ng isusulong na estratehiya ng pamahalaan para makatulong mapababa ang presyo ng kuryente, ang pagdadiversify ng pagkukunan nito. Sa Pilipinas, medyo diversified na nga tayo kumpara sa ibang Asia neighbors natin. So tayo medyo mataas na yung renewable share natin. 22%, 23% yung target ng ASEAN, 22 na nga tayo. And hinahataw pa natin i-increase yan. Kasi yung renewables, lalong madadiversify siya kasi hindi lang siya RE. Na, you can declassify it further. So, meron tayong biomass, geothermal, solar, hydro, ocean, and wind technologies. Once we increase this share, mas maganda for us, mas magkakaroon tayo ng security. So that's the mix. And the mix also responds to what the demands are or what the need is for the country. Karugtong ng mga pagpaplano at paglatag ng mga estratehiya ang mabisang pagturo sa tamang pagkonsumo ng kuryente. All these combinations, the Department of Energy is looking at. Because we're trying to address inflation, environmental issues, high prices of electricity, and yung mismong discipline for us to really be able to compete with other countries economically.